guys, welcome back to my channel. Kayo po ba ay nakapagsabit na ng mga Christmas tree? Alam niyo po ba na ang Christmas tree at ganun din ang ituturo ko sa inyong panabit ay siyang magdadala rin po sa inyo ng swerte? Kasi syempre, di ba, ngayong Christmas, yan eh, hindi niyo kaagad naman tatanggalin yan, di ba? Hanggang sa pagdating po yan ng bagong taon pa, bago niyo po yan tatanggalin at may three kings pa, di ba? Hindi naman po yan agad-agad tinatanggal pagkatapos ng Pasko. Syempre, aabot pa po yan ng hanggang A1 ang pagsalubong sa atin sa 2020. Hayaan po nating sabitan ng mga pampaswerte ang ating Christmas tree para lalo po tayong swertehin. Ang video ng ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. Ginagawa ko, ito po ay ginawa ko noong 2019, pero dahil sa yung pagsalubong ng 2019, sa ngayon po ay hindi pa rin ako hanggang ngayon nakapagkabit ng aking Christmas tree dahil napakadami ko pong ginagawa, pero ang dami ko namang ritual na mga ginagawa. Pero kung kayo po ay nakapagsabit ng Christmas tree, hayaan nyo pong i-share ko sa inyo ang mga dapat ninyong ilagay dyan dahil ito po ay magdadala sa inyo ng swerte, tagumpay sa inyong buhay. Ngayon po, ganito po ang inyong gawin. Kayo po ay pumunta sa National Bookstore. Dahil sa National, marami po mga tinitinda dyan na play money. Hanapin nyo po yung dollars na play money. Kung wala pong dollars, ay okay lang din yung pera po natin. Pero mas mainam sana yung mga dollars. Ngayon po, kung wala talaga, kung makakahanap kayo ng mga 1,000 peso yung lahat, pero assorted po yung nandyan eh. Kasi subok na subok ko na yan, National. Yan po yung madalas eh, iba't iba pa. Madalas pa mga coins lamang ang nandyan. Pero syempre, dahil sa ating bahay eh, inaasahan ko marami tayong coins. Hindi na natin kailangan yung play money na coins. Kailangan natin kasi yung buo. At mas maganda yung pinakamataas na antas ng pera ang kailangan po natin. Ngayon, syempre, sa pinakamataas ay mas mainam kung meron tayong dollars, kagaya po nito. Yung pinakita ko sa inyo, di ba? Pag may ganito kayo, yung 100 ay 5,000 pesos po yun, di ba? Kaya mas mainam kung ganito ang ating isasabit. Kasi, akin naman, dati, meron po talaga akong ganito. Ang ganito ko, yung play money kong ganito, kasi para nagkaroon sila ng Christmas party, isa sa kakilala ko. Ngayon, dahil sa may tindahan kami noon, nakita ko sa kanya, itatapon niya na. Sabi ko sa kanya, akin na lamang. Tapos sabi, ano yun mo ate? Sabi ko, isasabit ko sa Christmas tree. Paano yun ate? Sabi ko, magtigisa tayo, ipaserox mo yan. Kasi dalawang piraso lamang naman po yung kanyang, ano, parang ginawa lang nilang props. Sabi ko, tigisa tayo. Ngayon, ipaserox mo yan. Siguro kahit mga 25 pieces na Xerox. Kasi sa Xerox naman, halimbawa sa isang typewriting, magkakasya yung ganito, tatlo. Dalawang magkatabi, tapos isang pahalang. Ayun, tas gupitin mo. Kailangan 25 piraso. Diba? Ang 25 is happiness. At pag pinagtuos 2 plus 5, 7. Di syempre, lucky 7. Ngayon, basta sabi ko 25 pieces. Kaya kung kayo ay maghanap, 25 pieces. Ngayon, dahil sa National ay yung po eh parang 5 piso pataas po siya na buo. O kaya mula sa 20 pataas na mga buo. Hindi po makakahanap kayo ng buong 1,000. Pero kung ako sa inyo, ipaserox nyo na lamang ang inyong 1,000 pesos. Pagkatapos, yung 1,000 ninyo or kaya may dollars kayo luma, ayan, may dollars kayo, gawin nyo, ipaserox nyo na lamang po siya. At pagkatapos, riritualan nyo po siya. Gupitin nyo na lamang siya. Kailangan 25 pieces. At pagkatapos, paano ang pagriritual? Para po tayo isinabit natin ang ating tagumpay. Ganito po yan. Ay di ngayon, di 25 pieces, nagupit nyo na. Kumuha kayo ng mga durog, ng dahon, ng laurel. Isama nyo po siya doon, tapos lagyan natin to ng konting asin. At pagkatapos po niyan, ay ritualan po natin sa liwanag ng araw, 6:37 hanggang alas 8 po ng umaga, ng Tuesday o Friday, pumili na lamang po kayo doon. Pagkatapos po niyan, mas maganda, sa batya po natin ilalagay na silver po ang batya, or kaya planganita na silver,
or kaya sa kaldero na silver. Doon po natin siya ilalatag. At pagkatapos po niyan ay pwede po tayo magsindi ng kandila, liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay. Magsindi po tayo ng kulay berdeng kandila. Ayan. Kulay berdeng kandila. Pero dapat yung hindi pa nagagamit. Ito. Or kaya ito na lang dilaw. Dilaw na kandila. Ayan, kasi ito ay liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay. Minumungkahi ko kung sobra-sobra mga paghihirap na pinagdadaanan nyo ngayon, kada kayo ay magdadasal, mag-aalay kayo ng kandila kasi ito ay liwanag ng inyong buhay para mas mabilis mag-grant yung mga wini-wish po ninyo. At pagkatapos po niyan, harap po tayo sa may silangan na nakalatag na yung ating pong dollars. Yee, dadami na yan. At pagkatapos, ganun din po ang dahon ng laurel at ganun din po ang asin. At pagkatapos, habang tayo ay mag-aalay tayo ng liwanag ng ating buhay. Sabihin po natin dito, katuparan sa mga pangarap ko sa aking buhay. Pagkalooban mo ko ng maraming pera. Huwag nyo na pong gagamitan ng sana ang lahat ng inyong mga wishes ha. Kasi ang may sana, possible hindi po yan matutupad. At sabi nila 50-50 pero possible hindi talaga kaya walang sana dapat. At lulubusin nyo na ang inyong mga panalangin kasi panalangin lamang po yan at wala yung bayad. Kung yan po ay may bayad at kamahal pa ng bayad ay umasa na lamang po tayo, huwag na nating banggitin, charot. Pero syempre dahil ito ay libre, ito todo-todo na natin ang mga wishes po natin. Eh di ganito na. Sabihin po natin, pagkalooban mo ko ng maraming pera, pagkalooban mo ko ng magagarang sasakyan, magagandang bahay, at milyones na halaga, maraming, yung tipo bang labis-labis aming mga pangangailangan. Makatapos sa aking mga anak sa kanilang pag-aaral at magkaroon sila ng magandang bukas. Ilayo nyo kami sa anumang kapahamakan at ilayo nyo kami sa lahat ng uri ng mga karamdaman. At wala, at never kaming magkaroon ng karamdaman. Ilayo nyo yan sa amin. Tapos bahala na po kayo kung ano pa mga panalangin nyo dyan. Sabihin nyo po eh, pagkalooban kayo ng biyaya na labis-labis sa inyong pangangailangan, yung tipo bang kayo ay magiging mayaman. Basta, syempre, lahat naman tayo naghahangad ng ganyan. Magpakatotoo na kayo, unang-una, wala naman nakakaalam ng mga wishes ninyo. Hindi nyo naman yan isa-shout out or ibobroadcast sa iba, di ba? Kaya kailangan tayo po ay mananalangin ng labis-labis. At pagkatapos po niyan ay sabihin po natin ay katuparan sa lahat ng mga pangarap natin ng ating buong pamilya. At pagkatapos, sisindihan niyo itong ating kandila. Kailangan ito ay isang sindihan lamang ay bukas na. Very good kapag po ganun. Pero nakatatlong take kayo at hindi nabubuksan, kaya magsarado kayo ng mga electric pan ninyo kasi baka yan po eh, minsan lang naman kayong pagpapawisan na walang electric pan, magtitiis po muna kayo. Pero kailangan po kung sabang kayo ay nagtitiis na pinagpapawisan. Baka po kasi, ambanas, ano ba yan, mga ganyan. Nako, nawala po kayo sa focus. Kaya kailangan focus po kayo at alam nyo kayo ay suswerte. Yayaman ako, ganun po inyong salitain lagi. At pagkatapos po yan, ay hayaan nyo pong may kombinasyon ng liwanag ng kandila at ganun din po ang sinag ng araw at ganun din yung sama-sama na ating ritual at aalugin po natin siya. Yay! Mayaman na ako! Ganyan. At pagkatapos po niyan, ay pagkatapos ng ritual na yan, hanggang alas 8, lubusin nyo na ang sinag ng araw. Pag natapos na alas 8, kunin nyo na ritual at ito ay isasabit po ninyo. Maganda, butasin nyo po kung may puncher kayo, butasin nyo siya. Kasi yun ang sabi ko dati sa anak ko, nagpatulong ako sa kanya na siya ang taga-butas, tapos tagasot ako ng mga tali. Yung magandang tali, yung mga ganito. Halimbawa, ganito po ang inyong itatali. Yon, itali nyo po siya doon, tapos isasabit nyo sa Christmas tree. Yan po, syempre, aabutin po yan ng putukan ng 31. Sumapit na ang 1, aabutin po yan. Meron kayong panabit na magdadala ng swerte, manghahatak ng swerte. Kung kayo po ay inaalat ang buhay ngayon, bakit hindi nyo po itry ang mga ganitong sitwasyon para mabago po ang inyong pamumuhay? Dahil ganito po, aking pong ginawa noon, ay talaga naman nakamit ko ang swerte ngayong 2019. Pero dahil nga ako ay nainip, kaya sabi ko po sa inyo, huwag po kayong maiinip. Basta gumawa kayo ng ritual, alam nyo sa inyong kalooban, sa inyong kaisipan na kayo ay aasenso at kayo ay yayaman na at mababago ang buhay ninyo ngayong darating, lalo-lalo na ng 2020. Kung kayo po ay sobra ang paghihirap sa buhay, bakit hindi nyo po gawin ang mga ganitong ritual para mabago naman ang ating buhay sa 2020? I-try nyo po ito dahil ito po ay subok na subok na. At hindi na ako lalayo.
base sa aking karanasan at base din doon sa nagtigisa kami. Kamusta siya ngayon? Siya po ay maigi ang pamumuhay sa ibang bansa. Pero hindi naman lahat na napunta ibang bansa ay okay ang buhay. Pero siya po kasi may edad na siya na nagkaasawa. Ngayon, nakapangasawa po siya ng may pera. Talagang ingrande nung kinasal talaga. At talaga namang sinuwerte. Na dati natin akala niya itatanda siyang dalaga. Yung po pala ay naka... Kumbaga, siya po yung nakatakda sa foreigner na may pera. Yun, ang nangyari. Dita, ngayon, nasa ibang bansa na po siya at isa rin po siya sa mga bossing kong taga-panood. Yun lang po guys, salamat po sa panood and don't forget to subscribe my channel. Gawin niyo po ito, pero hindi ko po kayo pinupwersa. Pero para sa akin, kung gusto niyo ng pagbabago ng inyong buhay, wala namang masama para gawin mo po natin to sa murang halaga, eh mababago ang ating matagal ng pagkakahirap. Yun lang po guys, salamat po.